20 years bago uli mayroong isang rower niya na qualify sa Olympics. Ikaw ang nagkaroon ng chance na ma-qualify sa Olympics. Siya na muli ang magbubukas muli na makilala ang rowing sa Pilipinas. Yan pong bunso ang nagsabi, Mama, pipilitin kong makarating sa taas para tayo, ikaw naman ay guminhawa kasi sapul na sapul ka po sa hirap. Hindi naman po sa pagano talaga po sapul, nasapul ako sa hirap. Lumipat po kami sa nasa may cemetery po. Kasi yun po ang binigay sa amin ng natirahan. Hirap po ng ano namin doon. Kaya lang po, siyempre, wala po rin magagawa para lang po ma-isurba ang aming kabuhayan. Siya po kasi ay bunso sa mga anak ko. Pero po siya ay mabait po siya kasi hinubo po namin siya na talagang makayos o magalang po sa tao. Eh, minsan po, naaawa ako kasi po yung kamay niya. Diyan po yung ano na, labtok na po na dumudugo na. Lagi ko lang pong tanong sa kanya, kaya mo? Una-una ko siyang na-meet. Tungkol kagad nakita yung bata na napakasipag, na may determinasyon. Talagang nagsusumikap siya kasi nga yung determinasyon niya sa pagiging atleta. Kahit wala yung coach, nakikita mo talaga na yung action ni Chris, talagang binibigay niya yung best niya every training. Kaya yun ang isang point na nakita ko na kakaiba si Chris sa training. Talaga binibigay talaga yung best niya. Napakabilis siyang nag-improve hanggat nakarating siya ngayon sa Olympics. Malaking bagay po yun dahil siguro dahil sa personality niya na talagang decidido siya sa mga ginagawa niya. Then talagang gusto niya na maiingat ang parents niya. Siguro naging motivation niya, maging inspiration niya yung magulang niya na maiangat through sports. Kaya ganun siguro ang pagpupursige talaga ni Chris. So yung pakiramdam talaga, hindi mo may paliwanag para sa sarili ko talaga. Nandun yung saya, nandun yung pressure, nandun yung sarap sa pakiramdam na after 20 years, meron na ulit rowing na sa Olympics. Ako yung representative ng rowing sa Olympics, so parang nandun yung kaba, nandun yung pressure na kailangan maganda yung pakita ko. At para sa akin naman, nagiging motivation siya sa Olympics, sa darating na laro ko. Kasi ayun nga, parang may tumitingin sa akin at may naniniwala sa akin na team ko at sa ibang tao na sumusuporta sa akin. Pan sarili kong mindset talaga bago mag-Olympics talaga yung tiwala lang talaga sa sarili. Kung ano yung naumpisahan ko dati, itutuloy ko lang talaga. Tapos tiwala lang din sa program ng coach ko. Kung ano yung ibigay nila, yun talaga yung susundin ko kasi yun talaga yung makatulong sa akin para mapaganda yung performance ko sa Olympics. Sa bawat ensayo ko talaga ang nagiging motivation ko at inspiration ko si Mama talaga kasi siya na lang yung meron ako na kasi yung papa ko wala na. Sa araw-araw ko na training kahit pagod na pagka naisip ko yung gano'n na kailangan mo magsumikap kasi sa'yo umaasa yung pamilya mo. Ay siguro po matutupad na po yung kanyang mga pangarap. Kasi nasabi nga po niya nung araw na Mama, inumpisahan ko, tataposin ko. Ako si Chris Nevarez, ang susunod na kampiyon ng Pilipinas.